Hi Water Signs, ito naman po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Tignan po natin kung ano ito, ano kaya ang mensahe natin for Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and the Venus. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Meron tayo ditong number 33, Fawn, 11, Lake. Meron tayo ditong number 36, which is gravity. So, sinasabi sa inyo ni universe, may maybe water signs, medyo nabibigatan ba kayo sa bugso ng mga nangyayari sa life ninyo ngayon. Ang sinasabi lang naman sa inyo dito ni universe ay kumapit lang po kayo. Okay, if you need rest, mag-rest po kayo. If kailangan nyo talaga ng pahinga, matinding pahinga, magpahinga po kayo. Huwag nyo masyadong i-pressure yung inyong sarili. Okay, so kailangan nyo pong mag-relax. Yan yung sinasabi sa inyo ni universe ngayon. Mag-relax kayo, water signs, para din maging payapa yung isipan ninyo, maging ano ba, maging tahimik at makapag-isip po kayo ng mas malalim, makapag-muni-muni ba kayo. Ayan, so tignan natin. Yung iba sa inyo parang ayaw nyong magpaabala ngayon. Meron tayo ditong victory, Archangel Sandalpon. Your prayers have been heard and answered. Have faith. So, ano man po itong pinagdadasal ninyo, ano man itong hinihingi mo kay God, kay universe, ibibigay niya po yan sa'yo. Sabi nga eh, nasa yun na daw eh. Answered prayer na siya. So, maniwala lang kayo na makukuha nyo talaga itong panalo na ito. Water signs. Kasi, nasa sa inyo na po ang panalo. Sabi ni universe, tignan po natin or ni Archangel Sandalpon. So, ask for help kay Archangel Sandalpon. Check po natin ano pa ba yung pwedeng mangyari sa araw mo ngayon. Spirit guide, ano pa po ba yung pwedeng maganap sa araw ni Water Signs? Ano pa po yung pwedeng maganap sa araw ni Water Signs, Spirit Guide? Mayroon tayo ditong number 39. Number 37, at meron tayo ditong number 29, okay. So, nakikita ko lang dito, yung iba nga sa inyo naman problema kayo. Water signs, kasi may na-expect kayo dito. Actually, nagdala naman to sa inyo ng, ano, ng saya. Kaya lang biglang naputol. Yung iba po sa inyo, alam nyo, mayroon talagang humaharang ng happiness ninyo. Oo, pwedeng kaibigan nyo to. Tignan natin. Ano mo ba tong humaharang? Sino ba tong humaharang na to? Ng happiness mo. Okay. Some of them are family members. Ayan. Family members mo to. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng ito ay ex ninyo. Water signs. So, kunwari, ex-wife or ex-husband ninyo. Siguro, na-curse yung iba sa inyo. Kung meron kayong nagawang masama dun sa taong yun, ha? Pero pwede rin naman na kung family member to, maaaring matagal ng alitan ito ng family, tapos yun yung nangyari. Pati kayo na damay kahit na hindi naman talaga kayo yung kaaway ng taong to. Yun yung nakikita ko dito. So, alam mo yung pag nagiging payapa yung isipan mo, pag nagiging masaya ka, pag ang dami mong na-achieve ang nangyayari, ito, napuputol siya. Kung yun yung nararanasan ninyo, Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, maari po kasi na may nag-curse sa inyo dito. Ayan, so parang or palipad hangin ba? Ayan, may nagpapalipad hangin sa inyo. So protect yourself. Hindi ko lang alam kung ano yung, paano maano yung curse. Paano siya, may mapapawalang bisa. Pero ayun nga. So tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. So, hindi naman lahat ay ito yung nararanasan ninyo. Pero kasi ito yung nakikita ko dito. Hindi naman lahat po yan ay energy ninyo. Ano? So, po kayo masyado matakot. Ayan, tignan natin. Basta may happiness pero napuputol siya. Kaya yung iba sa inyo, di ba? Pinipili nyo na, ay, ayoko na nga maging masaya kasi after naman ang saya, lungkot. So, iba tuloy sa inyo, parang pinipigilan nyo yun. Check po natin, Spirit Guide, o kaya naman meron kayo makakaaway dito. Naakala ninyo, ayan, akala nyo good kayo ng taong to, yun pala. Kaaway mo pala to, or aawayin ka pala. Tignan natin, Spirit Guide,
So kung meron po kayong, I do not worry ha, kung meron naman kayong ginagawa about sa money ninyo, huwag kayong mag-alala kasi may delays man kayong mararanasan pero ma-achieve nyo pa rin yung gusto ninyong i-achieve. Ayan, ma-achieve nyo pa rin yung victory. Check po natin pagdating sa trabaho. Kamusta naman po sa trabaho ngayong araw? Water signs, the chariot. So yung iba sa inyo, could be nagta-travel kayo, yan yung trabaho ninyo. O kaya naman ay, may success na paparating po talaga sa inyong mga ginagawa. Ayan, sa trabaho. Pwedeng, dalawa or tatlo kayong magkakasama dito sa trabaho ninyo. So, lahat kayo ay nagtutulungan. Lahat kayo may ambag doon sa inyong proyekto. So, tignan po natin spirit guide. Pagdating sa kaperahan, kamusta naman po? 5 of Wands. Ayan, may nag-aaway dito. Pagdating sa money mo, or pwede naman na madaming nang hihingi or nang hihiram sa'yo. Water signs ng pera. Pwede nga meron ngayong manghiram sa inyo ng pera. Kaya lang kasi pag-isipan ninyo kung papahiramin nyo yung taong yan. Alam mo, ito naman, pagdating sa trabaho, magiging masaya ka. Ayan, yung iba nga sa inyo eh, kailangan nyo ng rest kasi nga po, talagang, alam mo yun, makakapagpahinga ka na ba? Dahil, water signs, okay yung trabaho ninyo. Ito naman po, para sa mga, sa finances ninyo, kung may nangungutang po sa inyo, water signs, kung ayaw nyo talagang pautangin, mag-stick kayo dun sa una nyong sinabi sa kanya. Pwede kasi na kinukulit kayo ng taong to. Actually, hindi na nga pangungulit yung sinasabi niya eh. Nagagalit na nga po sa inyo. Ayun, so protect yourself na lang. Kapag tinapik kayo sa balikat, tapikin nyo din pabalik yung taong yun. Kasi pwedeng meron siyang inilagay sa inyo na kung ano man. Kaya tapikin nyo din pabalik. Oo. Ayan oh. Mang-aaway pa yung taong to para lang, para bang magagalit-galitan siya para mabigyan mo lang siya ng pera. Para mapahiram mo siya. Tapos ang gagawin naman niya, ipang-re-relax niya lang yan. Tingnan naman po natin pagdating sa negosyo. Pagdating po sa negosyo, spirit guide, ayun, yung iba sa inyo, stress din sa negosyo. Meron kayong hinahabol na sales, water signs. So, huwag kayong mag-alala, mahahabol nyo po yan. Sabi nga, kailangan nyo lang magpahinga. Kailangan nyo bang mag-relax? Kasi, masyado na kayong burnout dito sa negosyo ninyo. So, yung iba sa inyo, instead na ang ma-attract ninyo is positivity. Medyo nagiging negative na siya. So, gawin nyo din, lagay kayo ng asin sa 4 na sulok po ng inyong negosyo para maprotektahan. Kasi sabi ko nga, ito, meron kasing may tao kasi nagalit sa'yo dito. Pwede nga yun, yung hindi mo napautang. Tignan natin. So, ito, na-stress ba kayo? Yung iba sa inyo, na-stress kayo sa hindi pa nangyayari, water sign. So, wag po yan yung i-attract ninyo dito sa business ninyo. Kasi, kung ano yung iniisip ninyo, yan talaga yung malaki yung chance na yan yung mangyari sa business ninyo. So, ayusin ninyo yung inyong isipan, relax, inhale, exhale, at isipin mo na kota ka ngayong araw sa sales ninyo. Check po natin pagdating naman sa love life. Spirit guide, kamusta naman po ang love life ni water signs? 5 of Pentacles, so may nanlalamig sa'yo dito. Bakit ba nanlalamig sa'yo yung taong to? Ayoko kasing kausapin, Page of Wands. Meron po kasing ibang kinakausap. Merong ibang pinopormahan yung taong to. Meron bang isang tao na nakapukaw ng atensyon niya? Kaya yun, nagpapasikat yung person mo. Tingnan mo, naguguluhan siya. Ito yung nasa ilalim. Do not worry, magre-regret yan sa ginawa niya sa'yo or sa ginagawa niya sa'yo. Kung siya man ay merong kinalulukohan na iba, magre-regret yan. So, yan lang po yung mensahe sa inyo, water signs. Ingat po kayo always. More blessings to come and enjoy the rest of your day. Bye-bye!